bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagsasawa na sa buhay na pinagdadaanan nyo sa ngayon dahil sa sobrang kahirapan ng buhay, lalo-lalo na sa mga nagaganap sa kasalukuyan? Huwag niyo po yung pagtiisan mga bossing ko dahil marami po tayo mga iba't iba mga pamamaraan para swertihin po tayo sa ating pong buhay. Ngayon po mga bossing, ako po yung may tuturo sa inyo na napaka-epektibo na mainam na subukan niyo po itong gawin. At ito po ay kumbagay kayo po mismo makakaramdam na malaking pagbabago ng inyong buhay matapos niyo po siyang magawa. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay napakailap na swerte sa inyo at lagi na lamang po kayong nakakaramdam ng sobrang paghihirap sa buhay na kahit anong gawin po ninyong kayod ay sa wala't wala, subukan nyo po itong gawin. Pagaanin po natin ang daloy ng swerte ng ating pong buhay. Ito po ay perpektong sangkap upang makaakit po tayo ng kasaganahan. Ngayon, ano po ba itong aking binabanggit? Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng bawang. Ang bawang po ay isa sa mga kilalang kilala, lalo-lalo na sa ibang bansa na blockbuster at pinaniniwalaan na napakaswerte once na meron po kayong bawang. Isang buti lamang po ng bawang ang ating pong kailangan. Hindi po yung gantong kalaki. Maliit lamang po. Ngayon po mga bossing, ito po siya. At pagkatapos, kailangan din po natin mga bossing ko ng bulak. Ang bulak para gumaan ang daloy ng swerte. Kayo po ba tuwing bagong taon ay nag-hain at ganoon din po ang nagsasabi tayo ng bulak? Kayo po ba ay nagawa ng ganyan? Para buong isang taon po maging masagana. Ngayon po mga bossing ay dahil nga po bare month na, para pagtungtong ng 2021 ay hindi naman sobrang titindi ng mga pagsubok po natin. Kumbaga, magiging mas maalwa na dahil na alis na natin ang mga kamalasan natin. At para gumaan ang daloy ng swerte ay gamitan na natin ito ng bulak ngayong bare. Ngayon po mga bossing, kailangan din po natin ang talagang subok na at blockbuster at isa sa mga talagang saludong-saludo ko at sobrang mahal na mahal ko ang dahon na ito. Ito po ay ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel from Nanay's Best is the best. Wala na po akong masabi. Talagang the best po siya dahil kung ikukumpara mo ito sa ibang mga produkto ay talaga namang kita nyo po ang itsura po niya. Ayan, kaya lang po ang alam ko po ay na out of stock po sila dahil nga po sa ang daming umorder. Ngayon po ay marami rin po sila mga iba't iba, may flakes pa nga po na parang durug-durug or meron din pong pinulbos. Ganon din naman din po yun mga bossing ko. Pero pagdating sa mga kahilingan, mas mainam sana yung buo. Pero kung wala po yan, ay pwede na rin po yan. Dahil ang dahon po ng laurel, na lalo na ang Nanay's Best, ay mga bagong ano po nila, harvest. Kumbaga kung ikukumpara nyo po ito sa mga lumang dahon ng laurel, kung mabibili nyo po ito sa supermarket, ganito nila mga itsura po niya. Talagang bihirang-bihira po yung talagang maganda. At karamihan pa doon ay nasa unahan lang ang maganda. Yung iba ay pangit na, kumbaga durug-durug na. Kumbaga yung unahan lamang. Ngayon po ay, kung kayo rin naman ay bibili mga bossing, ay di sa Nanay's Best na po kayo. Nanay's Best is the best. Kailangan lamang po natin ng isa na dahon ng laurel mga bossing. Ayan. Ngayon po, magwi-wish po tayo dito sa pamamagitan ng tatlong perpektong sangkap na ito ay pag-aanin po natin ang daloy na swerte na ating pong buhay. Ngayon po ay dahil Martes nga po ngayon ay lubos-lubusin na po natin ang mga pampaswerte. Ngayon mga bossing, kung matatapos nyo ang aking video at kayo po ay may alinlangan, huwag nyo po itong tatangkaing gawin. Pero kung ikaw ay may lubos na paniniwala sa mga ganito mga pamamaraan at parang pakiramdam po ninyo, pakikiramdaman nyo po muna kung parang gusto nyo siyang gawin, lumarga po kayo. Pero kung kayo ay may alinlangan, huwag nyo po itong tatangkaing gawin. Marami po ako mga bossing sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nagpapasalamat dahil malaki po ang tulong sa kanila yung mga ginagawang pampaswerte. At ganoon din po mga bossing ko, ang dami po mga sinuwerte. Maging sa buhay pag-ibig, magulong pamilya, problema sa pera, problema sa negosyo, pinanghinaan po ng loob ay napakarami po nagpapatotoo po sa atin sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Iba't ibang istorya po ng buhay ang ating po mga natatanggap. At ako po eh dire-diretso, lalo po akong ginaganahan na dire-diretso po akong kada umaga
Harap po ako dito sa may silangan po namin at lagi ko pinapanalangin ang mga bossing ko na kung ano man ang mga problema niyo pinagdadaanan ay masolusyonan niyo po ito kaagad, at kung ano man po yan ay magkaroon kayo ng kalakasan ng kalooban at magtagumpay po kayo sa buhay. Instead na paghihirap, instead na problema, ay dumaloy sa inyo ang walang hanggan na swerte at kaligayahan. At ganoon din po pagdating sa ating kalusugan. Ngayon po mga bossing, hilingin niyo po dito yung intention niyo kung ano po yung gusto niyo maganap. Pagkatapos niyo po mag-wish po dito, ilagay niyo lamang po ito sa pulang tela. Kung hindi po pulang tela, berde, dilaw, orange. Ngayon po mga bossing, basta kung kayo po igagawa ng ganito, ayuda na lagi-lagi po ninyo sasabihin ng mga magaganda. Kalimutan niyo na po ang mga pangit mga bossing ha. At kung may narinig kayong pangit or may napanood kayong pangit, ay huwag niyo po itong i-welcome sa inyong isipan. I-ignore niyo po ito at lagi niyo po itong, kumbaga, kukontrahin ninyo na hindi ito magaganap. Marami tayong gabay, tayo hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Marami tayong mga pampaswerte. Kumbaga, magtulong-tulong po tayo mga bossing ko na i-ignore po natin yung mga ganyang sitwasyon o ganyang mga naririnig natin. Kasi once na winelcome mo ang negatibo at kayo po'y natakot, yan po'y mentras magkakatotoo. Parang ano rin po yan, kung anong salitain, yan po'y magaganap. Lalo-lalo na halimbawa, binasa nyo po ito, tapos natakot kayo. Ay pinaulit-ulit nyo pang sabihin po ito. Ay Diyos ko, di parang gusto nyo maganap ang mga negatibo. Kaya instead na yan po ay i-welcome natin sa ating isipan, paniwalaan po natin, tayo po'y manalangin ng taimtim sa mahal na Panginoon, humingi ng tulong na hindi ito maganap, at lagi natin sasabihin hindi ito magaganap at yan nga po hindi magaganap. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan niyo po itong gawin mga bossing ko. At kung kayo po may kakilala na marami mga pagsubok na pinagdadaanan, i-share niyo na lang po ang ating pong video instead na i-share niyo na kayo po ay gumawa ng pampaswerte para kayo iswertihin. Kasi mga bossing, magkakaroon ng mga balakid or kaya nagkakaroon ng iba't ibang mga dahilan kung bakit po hindi natutuloy yung mga hiniling po natin ng mga swerte. Kaya mas mainam, mag-share na lang po kayo ng video po natin kesa po i-share nyo na kayo po'y nakagawa at huwag nyo rin po itong ipapakita. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo po ito. At ganun din po ang pananalig sa mahal na Panginoon, sipag at tiyaga at ito nga po pampaswerte para kung may dumarating sa ating kamalasan ay hindi na natin mapa sa atin, at instead na malas ay swerte po ang dumaloy po sa atin. Kung kayo po isa sa mga panatiko, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat ang mga bossing, salamat ang maraming marami sa tiwala, lalo-lalo na rin po sa mga sponsor. Salamat po!